Hello guys. Nagpasama sa akin yung anak ko. Mag-ano daw kami, gagawa daw ng project. Sa ilalim ng tulay. Ayun, doon. Lalakad kami. Malamig. Ang temperature ngayon is -1. Pero malamig na rin. Nahabol ko nga eh. Parang ano na daw siya, due date na daw dun sa project niya. Kaya kailangan magawa na namin tong project niya. Sa ilalim ng tulay. So guys, ayan. Ayun, masarap ding manirahan dito sa Canada eh. Kumbaga sa ano. Ito yung isang best country na pwede ko yung tumira kasi unang-una very safe. Sa atin maglakad kang ganito, katakot, hindi mo pwedeng pabayaan yan mag-isa na naglalakad na ganyan. Pero dito kahit mag-isa lang siya, medyo tiwala na safe siya sa mga tao. Pero dun sa ano, sa dun sa part na iingatan niya ay yung mga wildlife. Meron dito kasi mga coyote, mga bear, mga usa. Mga alalahanin namin dito pagka dito sa mga ganitong area kasi nasa may bandang bundok kami ng Alberta. Kaya medyo ano pa, medyo parang marami pa siyang forest. Bagaman city na rin tong Grand Prairie, maganda pa rin yung ano niya, yung sa nature niya. Ano, makikita niyo. Dahil pine tree. So ayan, tumatawid na kami ng tulay. Nandun na yung anak ko, napakabilis maglakad. Naku, ingat, baka malaglaga nga yung cellphone. Ineng! Mali yata yung nadaanan natin. Mas malapit yata dun sa Starbucks. Yan na kasi maangot kasi due date na yung kanyang project. So iwan ko lang ba, may dala siyang GPS eh. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang mag GPS dito sa ilalim ng tulay. So yun, may maliit na creek doon sa baba. Lakad-lakad lang kami. Neng, hintayin mo ako. Wala talaga. Kasi mangot talaga. Kaya kailangan habulin. Ayan, gaya nga yung sinabi ko guys. Maganda dito kung tumira sa Canada. Kaya kasi bukod sa ganun, sa safe, Marami mga benepisyo dito na pwedeng matanggap yung mga bata, yung mga workers katulad ko. Kaya kung mag-abroad kayo kaysa magpupunta kayo ng mga Saudi, mga Middle East, mas safe dito sa Canada kasi ano yung dito, meron dito mga program na para madala mo yung family mo. So iba't iba, meron sa skills, sa business at iba pa. Kaya kagaya ko, pumasok ako dito as a temporary worker dati. Pero after 3 years na process ko yung aking papel. And then nung 4 years nadala ko na silang lahat dito.
yung lahat ng member ng family. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi nadala ko sila dito. And now ginagawa namin yung mga hamon ng buhay dito sa Canada. Kaya Neng, wait lang. Ano yung hinahanap mo nga? Yeah, katulad nung guys, maraming makukuha kayong mga benefits dito sa Canada. At saka kapag naandito na kayo, madali lang maghanap ng trabaho basta hindi ka mapili sa trabaho, hindi ka naghahangad kagad ng malaking sweldo. Kaya kung mag-abroad kayo, I will suggest Canada. Kasi kumbaga sa ano, yung currency din ng ano ng palitan kapag kumikita ka dito. Kapag halimbawa may mga pinapadalahan kayo sa Pilipinas, mas madali kayong makakapagpadala para sa pamilya nyo. Basta hindi yung maraming gastusin pa dito kasi pagka medyo tumagal lang dito, nandito na rin pamilya mo, medyo malaki na rin yung gastos. Kasi kung dati, halimbawa, nangungupahan ka ng isang kwarto lang para sa sarili mo, pag nandito na pamilya mo, syempre yung ano na, mga 3-bedroom na yung kukunin mo. Or isang buong bahay para mas makagalaw kayo ng mas maayos. And then yung utilities mo madadagdag, plus yung iba pang mga gastusin. Syempre, dati ikaw lang kumakain, ngayon mas marami na ang kumakain. Kaya nadadagdagan din ang gastos. Pero ang kagandahan naman nun, may choice ka naman na makahanap din ng mas magandang opportunity, mas malaki ang sweldo para masuportahan mo yung pangangailangan ng ano ng pamilya. So, yan guys, muna may share ko sa inyo, tutulungan ko lang maghanap yung aking anak ng kanyang hinahanap. And then salamat ng marami sa inyong panonood. Bye guys.